Kasi nangyayari dito sa mga private planes, papasok sila dun sa mga side entrance ng airport. Hindi alam kung sino mga pasahero dun, kunyari Grandia na tinted. Ang nangyari nga, Mr. President, kahit na sinong Ponce Pilato sakay ng kanyang limousine, nag-charter siya ng plane, diretso siya sa tarmac, and then akit siya sa loob ng aeroplano, bit-bit-bit-bit ang kanyang mga maleta. Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya na mga opisales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Talaga pong pinaglalaruan ho tayo at iniinsulto ang ating institusyon. Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya na mga opisales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Eh yun pala, ay wala na talaga siya. Mr. President, kung hindi po natin ito gawan ng paraan as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Salamat po, Mr. President. Mr. President. Senator Tulfo is recognized. I'd like to make a manifestation in support of... You may proceed, sir. Senator Rizzo de Vera said, tama yung sinabi niya, dapat gawin natin paraan. A few weeks ago, I did have a hearing sa Committee on Public Services at napuna ko po yung walang processing center. Ang lahat ng mga kababayan natin nung maalis papuntang abroad, walang processing center. Pag ikaw ay isang pasahero, gustong pumunta ng abroad sakay ng isang chartered plane, hindi ka nadadaan sa proseso, hindi ka nadadaan sa immigration. Diretso-diretso ka na sa gate, sa kayong limousine mo, SUV, and then pagdating sa tarmac, akat ka sa aeroplano mo, and then here comes the CIQ, Customs, Immigration, and Quarantine. At kung yun ay kasabwat ni Alice Guo, madaling makakalusot dahil walang CCTV na dadaanan. That's why I told people sa MIA, by the end of this year, kapag wala pa rin processing center ang mga chartered plane, ako po yung manggagaliti, I will really raise hell. This is one example kung bakit ito si Alice Guo ay nakalabas. I'm very sure, walang nakalagay kung anong aeroplano, right, going out. I'm very sure ito ay lumabas through a chartered plane, through a private plane. So all we need to do is tanungin natin kung matitresyang kung sino, ano mga private plane ang lumabas o chartered plane ang lumabas that very day from the Philippines. Doon natin matatrack down at sino yung CIQ, Customs, Immigration, Quarantine ang nag-process ng kanilang passport sa loob ng aeroplano. Because ang nangyari ngayon, Mr. President, kahit na sinong Ponce Pilato sakay ng kanyang limousine, nag-charter siya ng plane, diretso siya sa tarmac, and then akit siya sa loob ng aeroplano, bit-bit-bit-bit ang kanyang mga maleta. Ito pa, yung pagkuha ng mga information pag dumantay sa immigration, yun po ay useless. Yung biometrics, kinukunan tayo ng picture, etc. Useless po yun dahil wala tayong tinatawag na cross-matching. We don't have that capability yet. So, ibig sabihin, itong si Alice Guo, pwedeng bumalik to ng Pilipinas, mga kapusit na hindi natin alam, sapagkat all she needs to do is same mukha niya, basta't palitan lang niya yung kanyang pangalan, makakalusot na siya. So this has to be changed. At again, ako'y nanawagan sa mga taga NAIA, MIA, Immigration, get your act together dahil by the end of this year, gusto ko magkaroon ng processing center ang lahat ng pasahero going in and coming out
of the country, kailangan may processing center na sila itadaan sa butas ng karayom tulad ng dinadaanan ng lahat ng mga simpleng pasahero. Maraming salamat, Mr. President. Mr. President. Salamat po, Mr. President. Ako po, kung magtangka pa yung si Guo Huaping bumalik dito sa Pilipinas, siguro naman huhulihin na talaga siya, di po ba? Pero sa ginawa niya pong iyon na niloko tayo sa loob ng isang buwan, yung pala ay nasa labas na, ewan ko na lang po kung babalik pa yan dito o lalong papalayo sa atin. Salamat po, Mr. President. Mr. President. Senator Po, what is your pleasure? Actually, I would also like to confirm that during some instances in the past, there are private planes that have taken off and there was a conflict between the immigration and the airport security group. At least in the main thoroughfares, in the main airports, meron talagang airport security group at may immigration. Pero sa mga ibang lugar, kung sa north man yan, dun sa mga PEZA zones, kung may mga airport doon, I think we should also have an inventory. What day did she arrive in Malaysia? For example, if KAAP has a record of all departures from the Philippines and from where, because I'm sure we have a list if they went to Malaysia, ilan yung mga flight papuntang Malaysia, whether it's private or a passenger plane, we should be able to determine that. Kasi, syempre, meron yung traffic, di ba? So they should have a master list of who had taken off and have reached for an international flight. So that's one possibility for us to be able to track them. Pero ang ginawa natin dati sa NAIA, also for the information of the new chair of the Committee on Public Services, lahat ng mga gates, may mga CCTV na para yung sa mga, kasi nangyayari dito sa mga private planes, papasok sila dun sa mga side entrance ng airport, hindi alam kung sino mga pasahero dun, kunyari Grandia na tinted. Dapat yan ngayon, may mga pwede natin imbestigahan kung kinukunan lahat ng mga nakasakay sa loob, kasi minsan napupuslit pumapasok sa eroplano, hindi nakikita ng immigration or ng airport security group. So that's all, Mr. President. Thank you. Mr. President. Sir, if I may, Mr. President, salamat kay Sen. Grace. And tungkol po dun sa CCTV, mukhang sanay itong si Guo Huaping. Maybe this is not the first time she did this. Dahil kung i-enlarge po natin yung photo dun sa ipinakita kong slide kanina, hindi po na-capture ang image niya dun sa CCTV. So dumaan or idinaan siya sa spots na hindi mahuhuli kahit yung video image niya. So baka may nagturo, tama po si Sen. Grace, baka may nagturo sa kanya at hindi lang dito sa immigration natin, posibleng sa immigration ng iba pang ASEAN countries. Salamat, Mr. President. Senator Gatchalian is recognized. Mr. President, talaga pong pinaglalaruan ho tayo at iniinsulto ang ating institusyon. Dahil nung August 15, 2024, nag-file po si Guo Huaping aka Alice Guo ng motion to reopen and admit attached counter affidavit. Ito po yung patungkol sa kaso niya na i-file po ng DOJ sa human trafficking. At dito po sa counter affidavit, meron pong notary public na notarized po on August 14, 2024 by a certain attorney Elmer Galica, na yung kanyang opisina ay nasa San Jose del Monte, Bulacan. At pinapunta ko ho yung staff ko to verify whether this law firm is indeed legit. May law firm naman po, may tao naman po sa law firm. Wala ho si attorney Galica doon, pero nakausap po ng staff po natin sa telepono. At ang sabi po ni Attorney Galica na si Guo Huaping ay pumunta sa kanya personally on August 14, 2024. So talaga hong may pinagluloko ho tayo dahil parang lumalabas at bumabalik. At despite na meron pong arrest warrant, ay hindi ho ito pinapansin at imbes lumalabas at bumabalik po sa ating bansa. Kung totoo po na meron ho siyang personal appearance dito po kay Attorney Galica. So dapat ho maimbitahan rin po ito si Attorney Galica
sa next hearing po ni Senator Rizzo Hontiveros para marinig po sa kanya mismo kung talaga bang merong personal appearance. Dahil po, sabi niya, base po sa interview ng ating staff, na meron pong personal appearance po sa kanya. Mr. President, let me correct myself. It's Attorney Elmer Galicia. Attorney Elmer Galicia, na ang office po ay sa San Jose Del Monte, Bulacan. So kaya ho, Mr. President, talaga pong ano, talaga pong pinaglalaruan po yung ating institusyon at itong taong to, itong abogadong to ay dapat po maimbitahan para malaman ho natin ang katotohanan. Either siya ho'y nagsisinungaling at wala pong personal appearance o talagang balik-labas po ng ating bansa na lumalampas po sa Bureau of Immigration dahil hindi naman po makakalabas at makakabalik po ng ating bansa kung hindi po tinatatakan po yung kanyang pasaporte. So maraming salamat sa Senator Risa for bringing this out and maraming salamat po at napag-usapan po natin. Noted. Maraming salamat po, Sen. Sherwin, and very well taken po, Mr. President, na sa patuloy naming pagdinig dito sa usapin ng POGO sa Senate Committee on Women ay tatawagin yung resource person na sinabi ni Sen. Sherwin na si Attorney Galicia. Salamat po. Yes. Salamat po. Mr. President, Majority Leader, really quick. Really Senator Zabiri is recognized. You thank you. Proceed, I don't want to delay the proceedings, particularly in the third reading vote, but I'd like to congratulate Senator Risa for bringing this up. We support her on this particular issue. And as early as last year, if you can recall, when I was presiding in one of the budget deliberations, I made mention the fact hindi pa pumuputok ito si Mayor Guo, hindi pa pumuputok itong issue na to, that there was a town in Mindanao that was issuing fake birth certificates, late registration. I mentioned it there. It was picked up by the media. This was November of 2023. And tama pa lang yung pinalabas ko na information and now it seems that the PSA has validated almost over 1,600 or 1,700 fake late registration birth certificates. So at that time, I remember that the NBI, when I spoke to them, said that they had no evidence of such thing happening. So I want to thank Senator Risa Hontiveros' committee for and together with Senator Sherwin Gatchalian for bringing this out, that this was actually happening. If we did not bring that out as early as then and now, I would just dread to believe what would happen to our country. It will be a nation of fake Filipinos. And on the issue of the plane, Your Honor, Mr. President, just a tip to my distinguished colleague. If you have the document, the arrival document in Malaysia, they will always have the flight number. Meron yun, sure yun. Impossible na hindi registered yung flight number na yan. If the flight number now registers to a chartered plane, then you can find out who owns the chartered plane. And dahil nga masyadong popular ito si Mayor Go, kilala siya. Siguranong kilala ng piloto kung sinong pasahero nila. Imposibleng hindi makikilala. Matatanong mo sila bakit nila hindi na i-report na ito po ang pasahero nila. Because you have also manifest. You cannot leave. The CAAP can fine or actually dismiss pilots in the failure to name the members in the manifest. And it has to be the authentic name. It has to be a certified name with passport. So my suggestion, Mr. President, to the committee is to go back and subpoena, of course, CAAP, and if they give you the documents on who the chartered plane that provided this escape, then you can subpoena these individuals. Pero imposibleng darating yan sa international port na walang document kung anong aeroplanong sinakyan niya at yung airplane number, because that's a violation of international law. So thank you, Mr. President. Thank you to our distinguished colleague. Thank you, Senator Zabiri. Salamat po, Mr. President, at kay Sen. Migs. Maigi nga po na in the course of the investigation, nag-step up po talaga yung iba't ibang executive agencies and constitutional bodies. Siguro may parallel pressure or support sa isa't isa, no? Tayo dito sa legislature at yung ilang opisina sa executive at constitutional bodies para talaga to be equal
to this task, lalo na napaka mapanghamon yung mga issue na hinaharap sa atin ng Pogo at mga katulad ni Guo Huaping. And again, very well taken po yung mga payo na ibinigay, mga dagdag na resource persons para sa isa sa mga huling pagdinig ng komite namin laban sa Pogo. Maraming salamat, Mr. President. Mr. President, if I may. Senator Jingoy. Yeah, first of all, I would like to associate myself with the manifestation of Senator Risa. If my memory serves me right, during the hearing of the committee chaired by Senator Risa, I asked the representative of the BID bluntly if Mayor Alice Goh was still here in the country as we speak, and then he said yes, he is still here. So we have to hold the BID responsible also for this fiasco. And one more thing, Mr. President, I don't think that Mayor Alice Goh chartered a plane in Naiya. Dahil una-una, kilalang tao to. Mapera, masyado na-expose sa TV, so kilalang-kilala. So I don't think nag-charter itong si Mayor Alice Goh sa Naiya. Siguro nag-charter ng plane yan sa ibang maliliit na airport kung saan tahimik ang mga tao ron. Like for example, Katarman, halimbawa. O sa Katiklan, yung mga hindi masyadong busy airport, nag-charter na plano. Gagamit lang ng fake passport yan, pwede ka nang umalis. Sino magmamonitor doon sa mga maliliit na airport? Meron ba tayong mga ka-app doon? Meron ba tayong mga BID doon? Wala. So it's easy to escape here in the Philippines pagka meron ka talagang kaso. Kung pumunta ka lang sa mga maliliit na airport, mag-charter ka ng plane, maraming pera eh. Oh, punta ka Hong Kong, 2 oras nandun ka na. Wala lang tayong hapon. Yun lang po, Mr. President. Thank you, Senator Jingoy. Mr. President, one last point, if I may, to one of the points raised by the Senate President pro tempore. In fact, it appears in that initial information given by NBI and by another ASEAN immigration authority, it appears na si Guo Huaping used her Philippine passport in this flight last month. Salamat po, Mr. President.